Hello, good day guys. In today's discussion, we're going to discuss the concept of parabola. Okay? So, let's begin with the parts of a parabola. The parts of a parabola consist of the following. The vertex, okay? So, the vertex is the sharpest point of the parabola represented by victory. So, kung titignan natin sa mga graph, yung parabola lagi siyang may kanto. Yung pinakakanto na yun, tawag natin doon vertex. And then next, focus. Now, a point which is to determine or define by parabola represented by F, the distance of focus to the vertex is always determined by P. So, yung focus naman ay parts ng parabola na nasa loob. No? Kung nasaan yung kanyang opening, yung focus nasa loob yan. Hindi yan lalabas dito sa loob, sa itsura ng parabola. And then, nade-determine natin siya kapag kinocompute natin yung value ng P. And then, the latus rectum. The latus rectum is a line passing through a focus perpendicular to the axis of the symmetry and it is two endpoints. The distance of the endpoints of the values latus rectum is always determined by 4P. So, in this case naman, yung sa latus rectum naman, ang concept naman nito ay yung mga points na collinear doon sa focus. So kung magkakaroon tayo dito ng imaginary vertex, this is a parabola, ito yung vertex niya. For example, ito yung kanyang focus. Ang latus rectum, lagi yung kapantay ng focus. Collinear yan dito sa focus. So, ito yung L sub 1. Ito yung L sub 2. And then, sinabi natin dito, perpendicular siya sa symmetrical line. No? So, sa axis of symmetry. Perpendicular yan. Ibig sabihin, nagpo-form yan ng 90 degrees. Ito ang latus rectum. So, ginagamit din natin siya para ma-determine kung gaano kalaki yung buka ng ating parabola. And then, speaking of axis of symmetry, so this is the line that divides the parabola in half. Okay, so yung konsepto ng axis of symmetry, ito naman yung line na nagko-connect doon sa vertex tsaka sa focus. Pagka yan, nagtama yan, so ibig sabihin, ito ang pinakagitna ng ating parabola. And then next, directrix. So directrix is the perpendicular axis to the symmetry represented by D. Ito naman, yung directrix naman, it has the same distance from the vertex na katulad ng sa focus. Para siyang focus pero nasa labas yan. And then, pinagkaiba pa niya, hindi siya point. Yan ay line. Pero ang layo niyan, same lang dito sa focus. So, ito yung line. So, pagka pinangalanan natin yan, lagi ang tinutukoy natin dyan, yung line na nag-pass through doon sa axis of symmetry. Okay. So, since natapos na tayo sa mga parts, so let's proceed with some of the problems regarding the parabola. So, ito ay part 1. So, part 1 natin, parabola, vertex at the origin. So, dito sa vertex at the origin, makita natin yung mga simple steps na pwede nating gawin, no? Ang pagsosolve nito ay gagamit tayo ng illustration. So, magbivisualize tayo. So, hindi yung katulad nung ibang video na meron dito sa channel ko na gumamit ng pattern. So, dito gagamit tayo ng illustration. So, dito mapapansin nyo na a well-drawn problem is a half-solved problem. No, kailangan well-drawn para half-solved. So, ganun yung pinaka-konsepto nitong video na to. Okay? So, now let's proceed with three different steps. The first step is solve for P and determine the orientation of the parabola. And then step 2, locate the focus, directrix, and axis of symmetry. Step 3, locate the endpoints of the latus rectum via 2P. And we have the following problem. Number 1, x squared equals 12y. Number 2, x squared equals negative 8y. And then number 3, y squared equals negative 4x. So now let's proceed with some of the problem. Hindi na natin aalisin guys yung steps no, para guided tayo kung ano lagi yung ginagawa natin. So now, step 1 muna tayo. Sabi natin sa step 1, solve for the value of P and determine the orientation. Paano ba sinosolve si P?
So si pi ay sinosolve sa paggamit ng konsepto ng 4p is equal to the value of the coefficient na kasama ng variable na hindi degree 2. So more or less, ang tingin natin dyan, yung number na kasama nung hindi raised to 2. Okay? So kung naman yung number na kasama nito sa labas, ha? Sa labas, yun yung isosolve natin for p. So since na 12 yung kasama nito, 12 sulat natin dyan. And then solve for the value of p. Ito yung isosolve natin, yung p. So paano natin yan isosolve? So simple lang siyang solving, no? Divide both side by 4. So now, we will have 3. Since na 3 divided by 4 is 12. Or 12 rather, divided by 4 is 3. And then, sabi din natin sa step number 1, pagkatapos mo i-solve si P, which is 3, determine the orientation. Ngayon, paano natin i-determine yung orientation? Ang orientation ng ating expression ay kung ano ang variable na walang raised to 2 or squared, no? Ibig sabihin, nandun ang kanyang opening. So, kung ito ay y, so probably vertical yan, no? So, vertical ang opening yan. Pag sinabi natin vertical, it's either upward or downward. So, since nito ay positive, yung 12, positive, so ito ay vertical, upward. And then, meron na tayong value ng step 1. Step 2 naman tayo. So, step 2, locate the focus, directrix, and axis of symmetry. So, pag nakuha na natin itong step 1, madali na tayong makakapag-drawing. So, this will be our illustration. So, drawing lang tayo dito ng Cartesian coordinate plane. And then, since na ang given dito ay vertex at the origin, alam natin na nandito yung origin. At nandito rin yung ating vertex. Hindi na yan mapapalitan. Magbabago na lang dyan kung paano babubukas yan. Upward, downward, right, or left. Ganun lang. Pero, yung ating vertex, andito lang lagi sa origin. Next, sabi natin, locate the focus. So, sa paglo-locate ng focus, bibilangin natin yung P. Yung P is the units. Units yan, guys. No? Hindi yan coordinate. Pag sinabi natin unit, bibilangin mo yan. Yung mga guhit doon sa ating Cartesian coordinate plane. Yan ang bibilangin po natin, no? Isang ganyan, isang unit. So sabi natin, ang focus daw ay 3 units. Since na loob yan at upward, alam natin na pag ganito yung ating magiging illustration. So ang loob niya nandito. So bilang lang tayo tatlong units, 1, 2, 3. So nalocate na natin si focus. No? So ayan si focus, no? 3 units, 1, 2, 3. So lagyan natin ng highlight. So from the vertex, 3 units, 1, 2, and 3. And then next, nakita na natin si focus, sabi natin directrix. Directrix is same units as the focus, pero sa labas, 1, 2, 3. So nandito yan. At hindi yan point, yan ay isang line. No? So line yan, guys. So line. And then, paano tayo magpapangalan ng line? Tandaan natin na ang line, kung saan siya tumusok na axis, yun yung pangalan ng line. For example, this is y-axis, y yan. So, saan siya tumusok? Sa 3. Negative 3. So, yun yung pangalan ng line natin. So, paano pagka tumusok siya dito sa x-axis? Hindi x yung pangalan ng line. Now, meron na tayong focus, may directrix na tayo. Axis of symmetry. Ano yung axis of symmetry natin? Yung line na tumama pareha sa focus at sa vertex. Since na yan ay origin, so probably ang axis of symmetry natin ay x equals 0. Then next, locate the endpoints using locate the latus rectum via 2p. So yun na yung lalagyan natin sa step 3 natin. Okay, so sa step 3, 2p. Ano ibig sabihin nun? So kung ano man yung value ng ng p, ilalagay mo lang siya dito sa 2p. Absolute value tayo dito kasi units yung pinag-uusapan natin. It doesn't matter kung negative or positive. Okay, so since na ang value ng p natin ay 3, so magiging 2 divided by
or 2 multiplied by 3 is equal to 6. So, ang ating 2P ay 6. So, paano natin siya gagamitin? Ang sabi natin kanina, yung latus rectum, kapantay ng focus. So, ibig sabihin, kung kapantayan ng focus, iaangat na lang natin. So, from the vertex, bilang tayo ng 6 na units. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, saan yan tumapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sa 6 yan. And then, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito naman yan, negative 6. And then, sabi, tapat ng focus. So, collinear with the focus. Ang tapat nyan, ito. So, anong point nyan? So, yan ay 6. Okay? So, 6, 3. So, saan ang galing yung 3? Kasi ito ay 0, 3. And then, ito, kapantay din siya nyan. So, ito naman, negative 6, 3. So, kung anong L yan, so, it doesn't really matter, no? Doon sa isang video, ginawa ko itong L sub 2. Ito ang L sub 1. Pero, ang ibig lang naman sabihin ng L sub 1 at L sub 2, there are two distinct points. Kaya, kung gagawin ko itong L sub 1, at ito L sub 2, okay lang din. As long as tama yung ating points, yung ating coordinate points. Ngayon, nakumpleto na yung parts. Pwede na nating i-connect yung ating parabola. So, ito yung ating opening, upward tayo, and then dapat tatama siya dun sa dalawang latus rectum, pag ganun. Okay, so ito yung itsura ng ating parabola. So now, to summarize the values, no? So, nakalagay dito, vertex natin, 0, 0. And then, ang focus natin is 0, 3. And then, ang ating directrix. Okay? So, lagay tayo dito ng letter D ng malaki. Okay? So, it stands for directrix. So, directrix natin is y is equal to negative 3. Axis of symmetry natin is x equals 0. And then, the endpoints of latus rectum. Okay, so yung L sub 1 natin is negative 6, 3. And L sub 2 natin, okay. L sub 2 natin is 6, 3. So, ito na rin yung ating value ng lahat. No? So, ang ginawa natin dito again, guys, ay visualization of the graph. No? So, pagkatapos nito, may graph ka na din. Hindi mo na siya i-graph. So, pwede rin kasing ang gawin natin, gamitin natin yung mga pattern na meron sa, na nakikita natin sa isang parabola, and then isusunod mo yung graph. Pwede rin yun, no? Or, katulad nito, unahin mo yung graph and then isunod mo yung mga values. It will be the same. So, now, proceed tayo sa next example natin. So, sa next example natin, ganun lang din, no? So, step 1 natin. So, step 1 natin dito, hanapin natin si P. So, 4P is equal to negative 8. Okay, and then solve natin si P. So, divide both sides by 4. Dinivide natin both sides, nakuha natin negative 2. And then, anong klaseng orientation meron tayo? Nakita natin yung Y, vertical na naman yan, no? Vertical. And then, negative. O, dahil negative, downward tayo. And then, step 2. Ano yung step 2 natin? Locate the focus. So, dito mag-i-illustrate na tayo agad. So, drawing ulit tayo dito. So, sa drawing natin, ang vertex natin ay 0, 0. Kasi vertex at the origin. And then, ang ating focus, okay, ay 2 units. Okay? So, since nito ay naging downward, no? So, alam natin ang buka niyan dito. Ang opening niyan, pababa. Okay? So, meron daw 2 units. 2, 3. So, drawing lang tayo dito ng mga units natin.
So kung hindi man masyadong accurate yung distansya ng units nyo, okay lang. Ang importante kasi dito yun na nakikita ng isip, hindi yun nakikita ng mata. No? So pwede madaya kasi nakikita ng mata, pero yun naiintindihan ng isip, yun talaga yun. No? So dito, vertical natin, or vertex natin rather, is 0, 0. And then, focus natin 2 units from the vertex 1, 2. So naging, ito yung ating focus. So yan ay 0, negative 2. Then next, asan yung nating directrix? No? Yung directrix natin, 2 units din dito. Ito naman yan, nandito na siya. So that is our line na tumusok saan? Sa y-axis. Sa ang value? Positive 2. And then next, axis of symmetry. Yung axis of symmetry natin, the AS natin, kita naman natin yung line na tumusok sa kanilang dalawa, that is x is equal to 0. Kapag vertex at the origin, yung axis of symmetry natin, laging 0 yan. No? Magpapalit lang yan kung x o y. Depende kung nakahiga o nakatayo yung ating parabola. So ngayon, tignan naman natin yung ating step 3. So nakita naman natin, no? Yung ating step 2, nakuha na natin yung tatlo. Pagkatapos ng step 2, halos kita na nga natin yung parabola. So sa step number 3, locate the endpoints of the latus rectum. So absolute value of 2p lang ulit tayo. So ang p natin is negative 2, so absolute value tayo. So 2 absolute value of negative 2. So magiging 4 yan. Yung absolute value, ginagawa niyang positive lahat ng sagot. So kung negative dapat yan, dahil sa absolute value, magiging positive yan. Para saan po yun? No? So, ginagamit natin yan kasi nga, units lang yung pinag-uusapan natin. So, again, bibilang ulit tayo from the vertex. Bilang tayo ng 4 na units. 1, 2, 3, 4. So, nandito yon. So, yan ay negative 4. And then, 4 na units ulit dito. 1, 2, 3, 4. And then, sabi natin, yung units na yung katapat ng focus. So, nandito yan. So, ibig sabihin yan ay 4, negative 2. Ito naman, dito yan. Yan ay negative 4, negative 2. And then, pwede na natin yung i-connect. Vertex, opening downward, ganito. And then, ganito dito. Okay, so ngayon, summarize na natin. So, vertex natin, 0, 0. Focus natin, 0, negative 2. And then, directrix natin is y equals positive 2. And then, axis of symmetry natin, x is equal to 0. And then, yung ating endpoints ng latus rectum. Okay, so nakita natin yung L sub 1 natin. So, pwedeng gawin natin L sub 1 na lang ito. No? L sub 1 and then to L sub 2. Pag pinagpalit nyo, okay lang. No? Basta dapat tama yung coordinate points. L sub 2 natin is 4, negative 2. And this is the answer. Now, let's proceed with some with our last example under this topic. So, kung mapansin natin, sir, parang lagi naman pong upward tsaka downward. So dahil dyan, no, sinama natin itong isang example pa natin. Ito, isang example naman natin, okay, ito ay hindi upward o hindi downward. Pero applicable pa rin yan, no, yung ating mga step. Step number 1, no, so solve for the value of P. So 4P is equal to negative 4. Yan yan. And divide both sides by 4. P is equal to negative 1. You might wonder, sir, paano pag hindi siya divisible by 4? Kasi parang laging divisible by 4. E di kung hindi siya divisible by 4, e di magagamit ka ng decimal places. So, ganun lang. Decimal place lang. And then, proceed tayo dito sa ating orientation. Nakita naman natin, no, x yung kasama. So, probably horizontal yan. Ngayon, ang tanong, kanang kaliwa. No? So, pag yan, opening to right, yan ay positive. Bakit po? Eh kasi 'di ba sa ating Cartesian plane yung positive value nasa may right, no? Eh since na yan ay negative, so yan ay magiging opening at the left.
Step number 2 na tayo. So dito maglalagay ulit tayo ng ating drawing, no? So, drawing natin 'yan. So maglagay lang tayo dito ng mga assumption units natin. So since na nasa concept pa rin tayo ng vertex at the origin, alam natin vertex dyan 0, 0. And then focus natin. So ang focus natin is, sabi dito, 1 unit lang, no? So since na left, alam natin dito yan bubukas, no? Pag ganun yan, okay? So ibig sabihin ito lang yung ating focus. So lagyan natin yan F. So F is okay, so -1, 0. And then ano naman yung ating directrix? So 1 unit lang din tayo dito. So lagay tayo dito ng line. Oops. Okay, so yung line natin na yan, tatawagin natin, so saan siya tumusok? Sa x axis, di ba? So x is equal to +1. And then doon naman tayo sa axis of symmetry natin, no? So magiging axis of symmetry na natin dito, dahil nga nakahiga na yan, no? So magiging y equals 0 na yan. Bakit po? Eh, kasi nga ito yung ating y axis, di ba? Ito yung ating axis of symmetry. So para siyang pumana doon sa side na yon, no? Pumana, imagine niyo na lang yon, no? Na pumana siya dito sa part na to, kasi ito, ito yung ating pana, for example yung line. So ito yung x axis, ito yung y. So dahil siya ay bumagsak, tumama doon sa x, o magiging x na yung ating line. At yung axis of symmetry natin, tumama siya dito sa x, o doon sa y rather, magiging y na equal 0. Kasi yung axis of symmetry, tinamaan yung focus at vertex ng sabay. Next, step number 3. So step number 3, solve muna natin si absolute value of 2p. Nakuha natin dito si absolute value of 2p is equal to 2 times -1, dahil ang absolute value magiging 2 yan, no? So 2, ibig sabihin, bibilang lang tayo dito mula sa vertex, dalawang unit, 1, 2. Ito yan, no? So 2 yan. And then dito sa baba, 1, 2, -2 yan. And then katapat daw nitong focus, yan yan, magiging -1, -2. Ito yung isang endpoints natin dito, magiging -1 tsaka +2. May mga pattern din naman, eh. Nakita mo naman, no? Parehas yung ano. Kasi nga collinear yan, eh. Lagi magkakapantay yung isang certain value niya, no? And then from the vertex, kukonect natin dito si latus rectum. Dito rin yung isa. Napakaliit lang ng ating parabola, no? 1 lang kasi yung ating P. Okay, so nakita natin na that's the graph. And then, ano yung summary natin dito? Summary natin, vertex natin again is 0, 0. And then, focus natin, nakita natin, -1, 0. And then, the directrix natin is x equals 1. And then, axis of symmetry natin is y equals 0. And then, the endpoints of the latus rectum is L sub 1 natin. Again, kung saan kayo mas komportable, kung gusto nyo pababa, pataas, it's up to you, no? So dito gawin natin, L sub 1 natin is -1, -2. And then L sub 2 natin is -1, +2. And that is the answer for this problem. And that is the part 1 of this video. Okay, so wait for the part 2. And that's all. Thank you.